Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Ng Panginoon si Santa Maria. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipanayam sa atin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat ng niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparaan ang sa una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po ang lahat. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat nina Alex at Tess Hernandez, Louis, Lenny, Carmela at Andre Reynoso, Maria Cristina Bernardo and family, Ardell and Joy Galang and family, MFVD Dental Clinic, Edwin at Dory Faustino, Jock Ramos, Louis, Dr. Medrano, Maria Teresa Valderrama at pamilya. Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel Evelyn at Evelyn Alencastre. Para sa natatanging kahilingan nina Frederick de Guzman and family, Dr. Mark Philip de Magiba and Monica Fiel de Magiba. Christian Dayao, Jefferson Gang, Irene Samaniego, Benzon Gang, Gerardo Trilliana, Alvin Zalzos, Alvin Abigail Annika Borja, Marivic Tantoco, Aristotle Atienza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Yonila Tantoco de la Cruz,
Maria Zarina Zoriano, Carlota Canilao, Ryan Paul Baldovino, at Christine Isabel Baldolino. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Architect Aaron Zolis, para sa maagang pagaling ni Corazon Mayoni, Estrelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Banyes, Vicky Dauba, Roselina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn de Rama Zagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Constancia Pangan, Attorney Edwin Angeles, Richard Rodelas, Jaime Olivares Pabelio Sr., Danilo Castro at Joseph Paul Simon. Para sa mga kapatid nating yumaon na sila Maria Prosperita, Rita, Nelia, Elena, Librado Sr., Norma, Mark Jorel, Josephine, Dominador, Jose, Pedro, Edgardo, Erlinda, Diony, Ludivina, Janet, Eduardo, Milagros, Erlinda, Conrado, Luisa, Danilo, Odette, Reynaldo, Robert, Warren, Alegria, Ernesto Jr., Jose, Manuel, Porita, Norato Jr., Edwin, Carlito Sr., Remedios, Carlito Jr., Jimena, Jeremias, Hermenegildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Sister Ophelia, Consolacion, Venibaldo, Andres, Ruben, Maria Belen, Levi, Sheila, Oliva, Sheila Marie, Aurora Clefford, Consuelo, Hazel, Maria Naneth, Herminia, Architect Francisco, Angel Mamerto, Gabriel Anika, Marinel, Leia, Jovita, Remigia, Hermogena, Carmen, Maria Therese Paulin, Ramon Sr., Josefina Agripino, at Mauro. Para po sa natatanging kahilingan ni Ryan, Joanne at Faith Javier.
Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at basiklang makiisa sa ating pagdiriwang. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pakikipagtagpo sa Panginoon ngayong unang Biyernes na ito. Pakikipagtagpo sa Kanyang salita at sa Kanyang sakramento ng katawan at dugo. Ihanda natin ngayon ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang na ating isasagawa sa pamamagitan ng paghingi muna sa Panginoon ng tulong at awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayong lahat tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkurang kaayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwala, kayo ay puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito, ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus
bilang saserdote sa mga Hentil. Ipinangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ang iginawa ni Kristo upang maakit ang mga Hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakakabalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Tayo pong lahat. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong naghangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Ang tagumpay niyang ito ay siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansa ay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas, sa tanang bansa ay nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansa ay nahayag. Tumayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isang niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po.
Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid, maring nabibigla tayo sa narinig nating ebanghelyo ngayon. Bakit pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala? Ano ang kahulugan ng mga salitang ito ng Panginoon? Una sa lahat, ang Panginoon ay Panginoong mabuti at hindi gumawa ng masama. Hindi rin nagsalita ng masama at hindi nag-isip ng masama. Siya ang nagtuturo sa atin ng lahat ng totoo, maganda at mabuti. Ang sinasabi niya rito ay, ang mga makadiyos ay dapat maging matalino rin sa kanilang pamamaraan upang sila ay makaakay ng kapwa patungo sa kabanalan. Madalas kasi, hindi natin ginagamit ang biyaya na binigay sa atin upang tayo maging missionary disciple. Kung tayo'y tagasunod ng Panginoon, dapat ang kanyang aral, ang kanyang mabuting balita ay ipinamamahagi natin sa salita at sa gawa. Kaya ang hamon sa atin ay maging matalino sa pagpapahayag ng mabuting balita at sa ating pagkilos ang maging pamantayan natin parati ay ang salita ng Diyos at ang turo ng simbahan. Kaya nga sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng Feast of Relics, tandaan natin ang mga relikhiyang iyan ay bahagi ng katawan o gamit ng isang santo. Yan ay ginagalang natin sapagkat yan ay presensya ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng mga santo. Ang mga relics po ay mayroong tatlong klase. Ang first class relics ay bahagi ng katawan ng naging santo. Maaring buhok, maaring buto, o maaring kuko. Bahagi ng kanyang katawan. Yun ang first class relic. Second class relic ay yung ginamit ng santo, maring sa damit o anumang ginamit niya nung nabubuhay pa siya sa buhay na ito. At ang third class relic ay anumang bagay na idinikit sa isang first class relic. Ngayon, mahalaga ang mga relikiya na magpaalala sa atin na sa pamamagitan ng mga ito, ang kabanalan ng Diyos ay sumisinag sa atin sapagkat ang katawan ng mga santo'y pinabanal na, katawan at kaluluwa. Kaya sa ating pagdiriwang ngayon, hilingin natin sa Panginoon, katulad ng mga santo na nasa relic na nasa harapan natin, tayo'y maging masigasig, maging matalino sa pagpapahayag ng mabuting balita at maakay ang kapwa patungo sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo tumayo sa po Ama ang lahat na tumawag sa atin upang maging tapat na tagapagkalaga tayo sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Ating itutugon
Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno nawa ay maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao nawa ay umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eukaristiya. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagkiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila.
tuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal lang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, tanggapin mo sana silang lahat sa iyong maluwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na pabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga santo ng Carmelo, na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay lakas loob tayong umawit sa Kanya. Thank you.
Ama, hinihiling namin iadyamo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, aming kapatid at manunugos. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, ang kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakalob sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ng aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumairin. Magbatian tayo ngayon paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Panginoong Jesucristo, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Lumuhod po ang lahat. Oracio Imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito na dulot ay pangamba at pagbuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaling humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang manglingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ang kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Pagkos ipag-adya mo kami sa panganib at kasamaan. O malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo. Ipanalangin mo kami. Maria Ina ng Kagalingan ng mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain tayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, pumayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya'y deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami
maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Hesukristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.